Isa ka ba sa mga nag-aasam na makapunta sa kahabaan ng Marilaque or sa tinatawag nilang Marikina, Rizal, Laguna, Quezon? Marilaque nga. So paano nga ba makakalampas ng mga checkpoints? Tara, samahan niyo ako at ituturo ko sa inyo kung paano ang legit na paraan para makalampas. No. Oh, sir, pasensya na sir. Bawal pangat dito. I don't even know what you said, man. Oh, diba? Sinabi ko lang na ako si Kaose Motovlog eh, pinalampas na ako. Pero syempre, joke lang. Di naman tayo kilala eh. Pero kagaya nga ng sinabi ko, ituturo ko sa inyo kung paano yung legit na paraan. Sino ba naman ang hindi makakamiss sa art ng Infanta Quezon na to? Welcome to Infanta. At right after ba ng checkpoint na yon, meron pa ba tayong dadaan ng checkpoint? And gaano ba sila kahigpit? At ano yung mga kailangan nila? Ano yung mga hinihingi nila? Tara, samahan niyo ako. Sir! No. Sir! Isang madaling araw, nagising ako ang lamig. Kaya ang sabi ko, ang lamig? Maya-maya napag-isip ko, gusto kong pumunta ng nature. Ano pa bang sasabihin ko kundi, gusto ko ng nature. Alas 4 ng madaling araw nung sinimulan kong bumangon at inanda ang mga gamit. In-invite ko na rin pala yung grupo na Rosie Titan 250 active members na magkita-kita kami sa Shell Pugod, located at along Marcos Highway. Pagdating ko nga ng Shell Pugon, eh, nakita ko na agad sila. Ako na lang pala ang hinihintay. So, masayang-masaya ako dahil kompleto na naman kami at tila yata may mga bagong miyembro na makakasama for this ride. Ano, hindi ka na? Joke lang. Tayo natin yung back left. At sila nga pala yung mga bagong miyembro sa group namin. Kinagagalak namin kayong makilala. Dadating ang araw at magkakaroon tayo ng rides na ipopromote natin yung No to Brand War. So, everyone can join. Everyone can ride with us. At nagsimula na nga kami ng formation. So, kailangan bilangin lahat kung sino ang makakasama. And make sure na kompleto kayo sa gas. Full tank kayo. As much as possible para hindi magkaroon ng abirya. Okay, yung sinayinyasan akong okay na. Let's go na! Ang first goal natin is makalampas tayo ng Manukan. Sa mga hindi nga nakakaalam, sa Manukan ang first checkpoint na makikita natin. So tignan natin kung ano mangyayari. Makalipas lang ng 15 minuto mula sa Shell Pugon, unti-unti mo nang mararamdaman ang pagka-probinsya. Unti-unti mo nang makikita ang nature at isa tong stretch na to sa mga pinaka-paborito kong daanan sapagkat napakahaba niya and
you can actually test the power of your motorcycle. So, huwag niyo akong i-bash dahil mabagal lang talaga ang takbo ko dito. 60 kilometer per hour lang to. Naka-fast forward lang. Sorry naman. And as you can see guys, puro puno na lang ang makikita mo dito at napakagandang daan. Napakaganda at patag na daan. At pagdating sa mga curve, para sa akin number one talaga to. Hindi ka mauubusan ng curve dito. Mauubos ng gulong mo pero hindi mauubos ang daanan. Promise ko yan sa'yo. Kanan dito. Kaliwa doon. Kanan uli. Tapos kaliwa uli. Napakahaba ng daanan na to guys. Kaya napaka refreshing. Alam mo yun, galing ka sa napaka pagod na linggo. And then, ganito yung gagawin mo sa weekend. Napaka relaxing. Stress reliever kumbaga. Presko yung hangin, relax yung daanan. Usually dito sa lugar na to ang pinakaunang checkpoint na kakaharapin mo. So, since walang checkpoint, eh, sigurado tayo makakarating tayo ng Martizem. Yun ang ating unang destination. Martizem. And, just a quick trivia lang guys kung bakit tinawag na manukan yon. Eh, syempre maraming baka. Okay. Here we go at Martizem. At hindi na nga ako nagatubiling pumeso sa harapan at magpa-picture ang grupo sa mismong pangalan ng Martizem. So, nag-formation na kami para magpa-picture. Ay, naku po, mali. Hindi pala yan. Ayan. Okay, first stop namin is Martizem. So pagpupunta nga pala kayo dito guys sa Martizem, may 50 pesos entrance kung viewing lang. Pero kapag mag-almusal kayo, walang bayad. Sign na natin muna yung ano. Yun! Nature na nature. Ito masarap magpagulong-gulong eh. Bawal yata. Wow. Ang yung pinaka ganun nila, doon. Ayan sa yung Sierra Madre. Ayan, Sierra Madre yan. Sierra Madre ka? Oo. Yan na yun? Oo. Sierra Madre. Motobase. Mga ka-titans natin. Maliit lang ang ite ha. Maliit lang yung camera. Malaki. May iyakin pa ba yung back ride? Iyak. Ba talaga? Hysterical. Sige, so punta tayo dun sa kabilang meron sila dong parang terrace. Terrace na pwedeng mag-view. And from here, makikita mo ang kahabaan ng Sierra Madre. Napakaganda. And just to keep you an update guys, according to the management, pwede na daw
ang mga bata dito. So pwedeng-pwede nyo nang ipasyal ang mga chikiting. At patuloy namin binaybay ang kahabaan ng Marilaque hanggang sa dumating na nga ang aming matagal na pinaghandaan, ang first checkpoint. Boss, ito boss. Ilan po ba kayo? 15. 15? Oh. Asan na po ba lahat? May isa pang ano, pasunod eh. Asan mga kasama nyo yan? Ito. Yung mga nakagantong mata. Titan. Ito. May naiwan sa amin isa eh. Hintayin na lang namin doon. ID? Anong? Reservation book na. Ito. Diyan. Okay na. Patingin daw. Ito. Ilan kayo? 15 po. Kasama yung back ride na po yun. Taas ang mga kamay. Guys, taas ang kamay. Taas ang kamay. Ulang pa. Ulang ka lang. Hindi kasama. Ito kasama yun ito? Hindi. Taas ang kamay. Ataas lang yun. Tapos yung isa. Pasunod lang. Tara, pasok. Ayun nga, hintayin natin dito. Ganyan na hintayin. Ganyan na hintayin. Ganyan po. Ganito. Titan din po. Yeah, ako nang bahala doon. Sige. So prior to this day, binisit ko nga pala yung Jariel Speak na Facebook page. And then, i-message nyo lang sila doon directly. And then, hingi lang kayo ng pass. So they will be asking about the names of the members. So kailangan nyo lang i-provide yung mga name ng mga members nyo, kung ilan ang pupunta, and then magre-reply sila sa inyo ng pass. So basically, ganun lang. Ang tanong, paano kaya sa susunod na checkpoint? Makakalampas pa kaya kami? Tingnan na lang natin. Today is October 31st nga pala. So by tomorrow, November 1, iba na naman ang ruling nila. So please tune in sa susunod na episode kasi sasabihin ko rin doon kung ano yung magiging mga requirements para makapunta ng Jariel Speak or para makatawid hanggang Real Quezon.